Hi guys. So dumating na ang aking in order na Pure Skin. So itatry ko, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung effect sa akin. So ito yung first use ko ng Pure Skin. So first day. Ipa-vlog ko until magkaka-resulta ako sa Pure Skin. So, sa loob ng box, yan, meron siyang toner. Rejuvenating toner. Then, meron din siyang soup. Then, sunscreen. So, ang sunscreen, yun siya. Mabango ang sunscreen. So, first time ko siyang gamitin, si Pure Skin. So, let's see kung hiyang siya sa akin. Walang baho yung rejuvenating cream. Okay, so let's see, try natin guys. So first, so ito yung mukha ko. Marami siyang mga dark spot. Yan siya. May mga melasma ako guys. Yan, talumtum. Pimples. So let's see, i-try natin kung effective siya sa akin. Okay, so this is my first day, first night use. So kukuha lang tayo ng cotton. Tapos unahin natin gamitin si rejuvenating toner. Okay. Marami akong nababasa dito na feedback. So far, so good yung feedback, guys. Maganda yung mga feedback ng mga customer ng aking distributor. Gusto ko siya itry kasi gusto kong magnegosyo nito, magbenta. Pero kung hindi siya hiyang sa akin, hindi ako makanegosyo. So, una, toner nyo muna ang gagamitin. Isalin nyo ang liig, guys, para pantay yung puti. Dumi. Dagdagan ko pa para malinis yung mukha ko. Maganda siya kasi may takip. Yan. Okay, so next, ang ilagay ko is rejuvenating cream. Yan. Ito yung next na ilagay paggabi. Pang night lang ito ha. Yung sunblock sa umaga yun siya. Gagamitin nyo morning. Konti lang.
smooth siya. Walang baho. Hindi siya mabaho, guys. Maganda siya sa face. Walang amoy. May mga rejuvenating cream kasi na may stain or taya. Smooth. So, lagyan ko ang aking liig. Yan, para magpantay. Mas maganda kasi kung pantay ang color, kulay ng ano mo, face at saka liig. Pangit kasi tingnan pag mukha lang yung ano, yung maputi sa iyo. Okay, so itakip nyo lang, ibabalik nyo lang ang takip. Okay, so bukas, gagamit ulit ako ng soap, ito, tapos itong toner, tapos sunblock na siya. Yan, sunblock na ang gagamitin ko bukas ng umaga. Okay, so i-update ko kayo once may improvement na ako. So tomorrow, ipa-vlog ko ulit yung second day. Okay. Bye. Iba't ibang ospital. Maraming maraming salamat sa inyong tapa. So, sa kalaban. Kagabi, gumamit ako ng rejuvenating set, itong Pure Skin. So, ang ginamit ko kagabi is toner at saka rejuvenating cream. Tapos, ngayong umaga, ang ginagamit ko is ito. So, pinati ko siya para makasave ako sa sabon. Tapos, nagamit din ako ng toner. Ito at saka sunblock. Okay. So, ipapakita ko lang sa inyo. Ito yung first day ko sa paggamit ng sunblock or sunscreen. Okay, so before nyo lagyan ng sunblock, so dapat malinis yung face nyo. Your news and music station. Your news and music station. Well, that's my idol. It's 7:23 sa itong pagpanaguban na aking pinghapo ng IFM News sa umaga. Kawan yung idol number 27, Odi Kima Baso. And idol number 7, Men's Humatas. Adam Wednesday, mga idol, kumusta mo? Madami pa din, guys. At mga idol karon na kay Sikay. Hi guys, at mga idol diyan naminaw. Okay, so sa may sa idol diyan. Kalawa, idol Kim. Next, ang ilagay ko is mingaw-mingaw, tanan daw. Pag-sharon ko sunscreen. Sa mga taga Tiger Bank. Mga standby diyan karon sa may pantalan, okay, sa may so excited sun. Ako gumamit sa sunscreen kasi mabango. Yes, Idol Kim. So, good morning, good morning. Good na. Balik sa mga kaigsunan karon labi na katawang Lydia na kaya magkuha na sa ilang social amelioration program ng cash assistance. Ang ping mo mga idol, pagbot mong pisan, o sa angayan ninyo, pagkapaliton para po intawo na nga ito ang mga kaigsunan, doon na po sila mabudget ni ining ilang cash assistance nga madawat. So, smooth siya, tapos mabango. CDRMD o sa kagapon, gikuan na sa Suava sample, gipadala na sa SPMC sa Davao City. May ibang sunscreen kasi guys is dry siya, dry. Pero ito smooth. Sarap ipahit sa mukha. Kaya para may gurugid, wala man giingon niya na ay COVID-19 na dayon ang nasangkita kiniang mga staff. Pero na ni gurugid, ang ato ang DOL, siya ato sa City Health Office sa mga hinungdan na kinailang din sila nga pakuhaan o swaba sample. May manang maniguro, kaya ganit nag-contact tracing na dayon ay Idol Kim para po sa tumating sunan in power. See the difference. Na, involved na ini. Kasi lamang God, ang katamanggong namatay sa lobby ay Idol Kim. Ganda siya, guys.
RMP at mga kapulisan, RTA, nakapag-arrest, rescue team. So, mga kanya nga, taliwala at mga panuna, wala sila pasipo sa iba. Ito na lang, na ito team. Abril, Abril, disinay, di pa ang disgrasya. Unsa na ta karon?